At hindi lang once yung kissing scene. Pito, nabilang namin. Hindi nga namin, di ba? So walang hanggang nabiting sila. Dito sa sobrang. Dito. Kasagad-sagad din na namin. So, ano ang meaning sa pain namin? Ano, ano? Anong meaning ng kiss nyo? Ay, Yamato. Kaya ka tatuwa. Ang ngiti ko, hindi mo wala eh. How was the experience sa Amsterdam? How was your experience sa Amsterdam? Ah, masaya kasi masakapag bonding kami doon. Masakilala namin yung isa't isa. Kumbaga, mas tumibay yung friendship namin nung nasa Amsterdam na kami. Kasi nga, iba eh, pag shooting ka sa abroad, parang kayo-kayo lang. Walang artista doon. Kung tulad ka naman pagkakilala mo, siyempre, sabi ko nga, dati, wala pa sa walang hanggang kakilala na kami, nagkakatrabaho na kami. Habang nagiging dalagi siya sa sabay-bayan ko. And then, eto na, jackpot na. Kailala mo ba kay Lola yung kissing scene yun? Hindi nga eh. Saan ka namiiyak yun eh? Nandiyan ba si Lola ngayon? Baka na pero ako. Pero Julia, how do you prepare for that kissing scene? Kinabahan ka ba? Ba't siya tinatanong yun? Ba't hindi ako? Ako kinabahan eh. Kinabahan ka ko ako? Ako naman sabi ko nga, syempre kumbaga, marami na akong mga experience na mga ano, mga ganun. Kumbaga ako mas ginayin ko siya. Kinabahan ka ko? Hindi ko naman siya sinamantala. Tantali ako na sa mantala eh. Siya yung sabi din sa interview ng Lola. Parang photoshoot. Eh, ang Lola, napasagot ka na eh. Pag dumating ka ng 18, oh. Gary na. Lagi meron siya inalala. Inumato mo ba yung inalala? Lahat sa lahat ng aspeto. Siyempre, bilang magkatrabaho kayo, bilang meeting date. Ito siya. Saka... Si Lola. Ah, si Lola? Siyempre, kumbaga... Eh, laki Lola kasi ako eh. Alam ko yung kayo soft spot na Lola. Saka, which is, yun naman talaga ako. Hindi ko kailangan ng effort o masking dahil para magpakita ng tao. Talaga. Actually, dati pa kaibigan ko na si Lola. Kumbaga, hindi dahil whatever kay Julia, kundi mahal ko siya eh, bilang ano, bilang tao, bilang kaibigan. Ano yung true reaction? Kasi parang ito ata yung pinaka-grown-up role mong ginawa. Masaya ako kasi si Coco pa rin yung kapartner ko sa grown-up role ko. Kasi nga, gaya nga sa walang hanggan, yun yung first talagang love story role ko. And siya yung nakasama ko. And then, sa big screen, siya ulit, ibang pakiramdam sa akin, panatag ako. Kasi kilala ko yung tao. So, kasi hindi ako nahihirapan. Kaya lucky ako na siya pa rin yung kapartner ko. Kinabangan mo yung kissing scene ninyo na talaga namang tinila ng mga tao. Seven times, ha? Seven times ba? Nilang namin. Anong masasabi mo dun sa partner? O, ikaw, nung nakita mo na yun, anong feeling na tanong na nanibago ka ba? Nailang ka ba? Nahiya ako. Nung una, sabi ko, alam ko ito na yun, ito na yung sinakikis ko. Sabi ko, hey, ano reaction ng tao? E, bigla nagkasigawan. Sabi ko, hey, okay ba yun? Okay ba yun? Parang yun yung nasa isip ko. And yun nga, gaya nga nang sabi namin, for sure, matutuwa yung tao. Kasi kung ano yung kinabiti nila sa walang hanggan, ito binigay na namin. In a way, parang thank you, namin. Pero parang hindi ka, ano yung nag-udyok sa'yo to decide na gawin na yun at kumbaga sa pagkakataon na to? What made you decide that? Kasi parang for me, ano yung bago namin ipapakita sa movie? Nakita kami ng tao sa walang hanggan na intense din naman yung role namin as lovers, as Katerina Daniel, na pinaglaban yung pagmamahala namin. Paano namin papakita na iba si Jillian, iba si Patrick? So sabi namin parang, why not naman give it a try na eto. And sabi ko, si Coco pa rin naman te, nakasama ko siya na matagal, and kilala ko yung tao, maalaga yung tao. Sabi ko, bakit ko pa naman iyaan? So parang, why not? Tapos Julia, kumbaga, hindi mo nasagot kanina, si Coco yung sumagot eh, na paano mo pinagandaan yung kissing scene na to? Kinabahan ka ba? O nag-toothbrush ka ba? O ay, parang ganun, may ganun. Kinakabahan kasi parang hindi ko nga alam kung paano ko siya gagawin, kung paano ko iaarte. Kasi gaya nga sa amin dalawa ni Coco, pag umaarte kasi kami, laging iniisip lang namin, dapat natural. Itong part na to, doon sa kissing scene, sabi ko, hindi ko alam kung paano magmukhang natural to kasi hindi ko pa siya na-experience. Okay. Hindi ko pa siya na-experience. Sabi ko, paano to? May part doon sinabi ko sa kanya, kung paano? Sabi niya, mahirap to ituro, pero bahala ka na, kaya mo na yan. Sabi ko, thank you ah. Thank you sa pagtulong ah. Pero yun yung feeling, parang hindi ko talaga alam. Kaya yung mga reaction ko doon, napapasin na talaga may teary eyes, may ano. Kasi hindi ko talaga alam. Kumbaga, in a way, as Jillian, first time na ma-experience. Ako din, first time kong ma-experience.
Kasi di ba parang may issue na ng ligawan? Wala talaga yon. Hindi, sabi ko nga from the minister, sabi ko yung ligawan na... Siguro sa kanya, kapag yung stable na, kapag ready na, lahat naman ng tao ako para sa akin. Kasi mas naniniwala ako dun sa mas magandang kinikilala nyo ang isa't isa. Ngayon, sabi ko nga, yung relationship namin ni Julia, parang mas tumitindi yung pagiging magkaibigan namin. Nakakatakot kayo makapunta sa pagiging magkaibigan. Para kami magkapatid. Kumbaga, parang lalong-lalo na ako sa side of family nila, kala Lola. Kumbaga, nakita nila kung paano ko alagaan si Julia at paano niya ako kasama bilang nila. Pero yun nga. Mataas ang ma-develop kasi ang ganda nung chemistry na wala ba in real life ma-develop to? Sabi ko nga, ako kasi siguro dahil medyo may edad na ako, halos kalahati ng edad ni Julia, pero may maturity siguro ano yung napagtingin ko sa buhay na parang sa akin, sa totoo lang, itong usapan dapat mas pinakikilig namin yung mga tao. Pero sa akin kasi, mas gusto simulan siya sa friendship eh, sa mature na paningin ng tao. Pero sabi nga ni Coco, ikaw girlfriend material, ikaw ba boyfriend material? Kasi talaga makikita naman natin kung gano'n siya kapatid sa akin. Yun nga, sinabi ko rin before, wala siya kapatid na advice. Talaga family or yes. Marami kasi nagtatanong, nag-iisip. Kayo na ba talaga nito? Hindi, nasagot na po namin yan. Ano, work, busy kami sa work, saka talagang yung closeness namin, nabibigyan siguro ng meaning. Kasi nga, talagang close kami way, way back pa, hindi masawalang hanggan. Talagang magkakilala na kami. Kilala ko siya bilang real name pa niya. So, ayun. What if kung niligawan ka niya, siya ba yung klase ng lalaking pwede mong mahalin? Ay, ganun. Titignan po natin. Ngayon po, basta ngayon, masasabi ko lang sa character po niya is talagang mabait, wala kang makikita masamang tinapay, and family-oriented siyang tao, so wala kang masasabing masama. Pero hindi po ako nahalis ng bansa, and of course, lagi po kami nag-shoot ni halos everyday, more than a week, magkakasama kami, so wala pong ganun, and wala pa sa, wala pa nga boyfriend, halos, sakit. Oh, so hindi ka upalis ng bansa? Susunod na lang ang movie? Yes po. Okay, thank you. Walang single day na hindi siya nag-post sa Instagram niya ng mga show. Di ba nga po, gano'ng kalandian? Oo. Gano'ng kalandian? Ang kalandian? Yung po, location, shoot, TV. Hindi lang talaga ako ma-post. Hindi ko actually kaya... Walang naibang na wala ka sa Instagram, hindi ko naman wala ka sa naibang. Na-enjoy ko lang yun talaga, yung kapatid ko lang, and then naanap siya to school, pag wala work, lumalabas kami. Yung bonding time talaga, taro yung chineris ko. Tapos, ginawa ko lang siyang private, kaya feeling ko may lumabas na gano'n. Hindi talaga ako nagpa-post lately. So, yun po. Yes po, tita. Kasi sabi ko nga po, every time po na tinatanong ako, siya talaga yung actor na gusto ko laging katrabaho. Kasi every time nakatrabaho siya, ang dami ko nakitutunan po. And of course, dito, panibagong anak group na naman po, alam ko na ang dami ko na naman matututunan sa kanya. So, yun talaga. Sobrang na-miss naman po. So, may ibang tao daw na nagbigay sa'yo ng tips kung gaano atakihan, kung paano atakihan ang roles mo. Sila baka daw si Coco? Ito'y magaling din artista. Ano po, alam ko before bago mag-start, nakapag-advise siya kasi nakapag-kambal siya before. So, yun, parang masabi lang niya na anhin ko yung character. Paano atakihan? Parang aralin ko na yung character, hindi ako maliligaw. Pag ba may tanong ka or may problem ka, isa siya sa mga kinoconsult. Yes, isa po siya kasi wala, close talaga sa ka-giving kasi siyang tao eh. Talagang parang ang tawag ko sa kanya mentor. Kasi nung nagsa-start tapos sa trabaho, talagang nag-ginaguide na talaga ako nung nakatrabaho siya lalo. Saka ganun siyang tao, hindi lang sa akin. Sa mga nakakatrabaho niya, talagang giving siya yun. Ba yung iba? Parang may mga phone
questions pa dito sa gilid. Kasi hindi mo na nasagot kung nga natagpuan mo na nga ba yung the right one. Nasa puso ko na yung right one. Wow! Ayan. May kitchen, may sala, may ganun. Ngayon, wala na lahat sila sa bahay. Kami na lang po ng lola ko magkasama. Sabi ko, kinakailangan ko na magpatayo ng bahay para sa magiging pamilya ko. Kaya ngayon, nagpapatayo ako ng bahay sa tabi rin ng bahay ko para sa magiging pamilya ko. Kaya anytime po, sabi ko nga po, pinaghahandaan ko siya.